ay nagpabrinwas na padayan naman ang ating mga kababayan dito, minamahal ang kababayan. Ako hindi. Galing ko sa Tiritaryan. Nakita ko may himala din. Pero ako ay alay pinagkasalanan sa Tiritaryan. Nabasa ko. Ang nagtawag sa akin, Diyos mismo. Mga Panginoon, salita sa akin. Nagsalita ang Diyos sa akin. Hallelujah! Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw ay baguhan, welcome po, tuloy ka po sa ating channel, at kung ikaw naman ay returning subscriber, as always, maraming salamat sa suporta. We are around 98,000, so around less than 2,000 subscribers na lang po, 100,000 na po tayo. Maraming salamat po ulit sa inyo pong walang sawang panonood, sa pagpupuyat, ayan, sa iba naman na habang kumakain o habang nagkakapin, nanonood po ng Usap-Usap University o sa mga bumibiyahe. Maraming salamat po sa panonood. Sa ating episode ngayon, this is actually a special request via Facebook. So I remember po kasi na nanood tayo, we had a reaction about the last full show na kung saan guest nga si Brother Eli Soriano at na-mention doon nung panahon na yun about kay Mr. Wilde Almeida. I know Mr. Almeida because when I was young, napapanood ko po siya sa TV. At ang memory ko po sa kanya is pagkatapos niya magsalita, gumagana siya, Hallelujah! Praise the Lord! Yun po talaga ang una kong parang impression na hindi ko makalimutan sa kanyang style of preaching. So we'll be watching a preaching by him. This was sent via Facebook. And sa konting background ko po, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So for this episode, mga ka-youth, we will watch Jesus Miracle Crusade episode sa isang preaching po in the 90s by Mr. Almeida. So let's watch this video together. Let's go. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. This time at this little country, man, with all the signs and the wonders and the miracles and blessings that everybody will receive and those who believe, we have testimonies. Very convincing. That only God could do it. They testified about the miracle of healing, solutions to the heart-breaking problems, protection from helpers, kidnappers, and rapists, from killers and murderers. They testified with all sincerity, with all gusto and enthusiasm. Don't be an initial doubt. That is real. It came from God, our loving God, a powerful God, an answering God. For God is the deed, is the living God. Buhay ang Diyos. Tumutukoy sa panalangin. May prayer, may grace, may kabutihan. Na ngayon dapat malalaman ng lahat, minamahal, na ang nagpapahayag ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos, ng pagkapangyarihan, ay dala ang pagpapala. Pagpapalain ang lahat nakikinig at nakapaniwala na hindi lamang salita ang naniwala dumadalo sa mga congregations na hindi pinagpapala, walang kaputihan, hindi nalunta sa mga problema nila, hindi nagbabago mga galing nila. May mga kayo nagpapadaya sa halapin ng katotohanan o mga kayo mapalaya sa kami ng Diablo. Matanggap ang kalutasan sa mga problema, private evidensya, may kayo nasa katotohanan at kristyanong tunay na magmana ng buhay na walang gan. Huwag pagmagpadaya sa Biblia ay punong-puno ng pag-asa, ng pagpapala, ng pangako, ng kapangyarihan. Walang makatalong kimuni sa iyo ay kay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos na buhay, magkapangyarihang Diyos. Sino makatalo sa iyo? Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Marami nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Ngunit wala kang kabutihan makukuha. Sa kabila ay kapahamakan. May nagtuturo na tatlong persona ng Diyos. Wala ka makukuha. Lahat ay heartbreaking problems. Sa dulo ay kamatayan sa karagat-tagatagapoy. Iyan po ay nasa Biblia lahat, minamahal. Ang tabayan ninyo, minamahal. Pag
pagkinggan ninyo mga sintas dito minamahal ay napakalaga ito. Sinabi John 13, chapter 13, verse 7 up to 10. Isipin mo lamang na tatlong persona, mga personang Diyos. Ikaw ay sinabi dito ang Biblia, you are wicked, you are a liar. Isipin mo lang ha, lalo na ituturo mo minamahal. No wonder, kapag ikaw ay niniwala na tatlong personang Diyos, tumawag ka sa kanya, hindi ka nigin kailanman, tumanda ka na. Kung sa mga bagay na maliliit, katulad ng papagaling ng karamdaman, umaasa ka pa sa mga medisina, ang ibig sabihin, wala kang Diyos, walang tumutukoy sa iyong panalangin dahil umasa ka pa sa medisina. Sa mga umasa sa Diyos sa katotohanan, hindi na kailangan ng medisina dahil ang manggagamot nila ay si Kristo ang Diyos na buhay. Wala nang bayad, hindi ka malulugi, hindi ka madadaya. Yan ay patunay na ikaw, Kristiyanong takapagmana ng buhay na walang hanggang. Job chapter 13, verse 7 up to 10. So I understand that this is Miracle Crusade. So hindi ko po kasi ganun ka alam yung membership po ng Jesus Miracle Crusade, but I feel na ang kanilang main na thrust ng kanilang belief is on Jesus being the ultimate healer. Kasi nga Jesus Miracle Crusade eh. So parang sinasabi niya kasi dito, I find it, these are swipes against other religions. Obviously, number one, na sa mga naniniwala daw na si Jesus ay tao lamang, at ang pangalawang punto naman sa mga tao daw na naniniwala daw na tatlong persona ng Diyos. So, the fact doon na iisipin pa lang daw, it's already wicked. Sabi ni Evangelist Pastor Wilde Almeida na wicked na daw yun. Isipin mo pa lang daw na tatlong persona ang Diyos. So, mga members po no, ng Jesus Miracle Crusade, dahil alam ko po meron po tayong mga viewers na mula po dyan sa kanila pong paniniwala, ano po ba ang paniniwala ninyo sa inyo pong simbahan? Meron po bang tatlong persona? Kung hindi man, isang persona lamang? Ilan po ba ang pinaniniwalaan ninyong Diyos? Kasi sa aking pagkakaintindi, kung sinabi po ni Mr. Almeida dito na ang iba daw naniniwala walang tao lang. So definitely, ang paniniwala po ninyo ay si Jesus ay hindi tao kundi Diyos. Just on the side note lamang po, no, sinabi niya dito dahil this was taken in 1995, I'm assuming. So, hindi po ba kayo nagtitake ng medisina? Should this be taken literally or figuratively? Dahil syempre po, si Jesus po ay isang healer. So, does it mean na hindi po talaga kayo literally nagtitake ng mga gamot? So, I'm curious about that. So, hindi na tayo magtitake ng mga medisina? Hindi ba parang delikado po yun? So, I hope that you could shed a light sa sinabi po na literal ba ito na hindi po talaga kayo gumagamit ng medisina. You accept his person, singular. Tanggapin mo kanyang persona. He will reprove you if you do secretly accept persons. Kung sabihin po naman natin na ang malapag Kristos ay God is Son, malaking kamalian magpapahamak sa ating lahat. Kung ating paninibala ito. John 8:24, sinabi, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. You shall die in your sins. I am He, ibig sabihin, si ang God the Father. Isaiah 43, verse 10 and 11. Can you read it? Minamahal, use your logic, your correct thinking. Isipin po natin, minamahal. Jesus Christ became a son 2,000 years ago. Amen? But here, in the wheel of prophecy, more than 200 scriptures to prove that Jesus Christ created the heavens and the earth. Amen! Hallelujah! Siyang gumawa ng langit at lupa! Siyang umpisa. As a son, he was born in Bethlehem 2,000 years ago. Naniwala tayo sa Diyos. But there is only but one God, God the Father. Amen? Yes. Amen, praise the Lord. But in John chapter 1, this 14, the Word became flesh. Verse 10, the Word created the heavens and the earth. Ang verbo siyang gumawa ng langit at lupa. Ang verbo na Diyos ay nakatawang tao. Verse 14. Kaya minamahal, no doubt, Jesus Christ as man, Son of God. Jesus Christ as God, He is God, the Father, the Creator of the universe. Amen! Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit minamahal, napakalaga nito. Dahil kapag hindi mo 100% mapanulaan ng Panginoon Jesus ang Diyos na kitamang tao, sa iyong panalangin, mabuti kung mayroon 10% tinggi ng mga Panginoon.
Pero dito minamahal sa katotohanan, sa amin, 100% ang aming mapanalangin ay tinutugon ng malapag noon. Grabe ang manifestation! Terrific! God's manifestation in our life, so terrific! Awesome! So, ang sinasabi dito na ang kanilang paniniwala daw is God as man. So, it's still God. Kung si Jesus Christ was born 2,000 years ago, the belief is He is still God. He is God. So, kung hindi sila naniniwala po sa tatlong persona, so ibig sabihin po, dalawa lang. Tama po ba? Pero wala akong narinig sa kanya so far no, about the Holy Spirit or the concept nga ng Trinity. So, wala sila nun, I believe, no, based on what he's saying so far. Although, sinabi niya na 100% hinihiling ang kanilang mga prayers. That sounds like a stretch to me. Eh kung ganyan, hindi ba that would mean na lahat ng dreams and aspirations ng members po ng kanilang religion, material and otherwise, are 100% granted by God? Or this kind of rhetoric is just a way of convincing more people to join them? Kasi nga naman, kung akong nakikinig and if 100% ng aking mga hinihiling ay matutupad, I will surely join that group. So convincing and surreal, that's why I'm not afraid of anyone, even nations, communist nations will attack me. I am sure I can defeat them. In the name of Jesus, I can arrest them all. In the terrorists, I can arrest them all. In the name of Jesus, by the power of the living God. To convince the entire world that God is real, God is power, to become His Son of God, is to become a powerful son of God, a Christian, involved by the Spirit of the living God. Hallelujah! Praise the Lord! It's a power to become a son of God! Hallelujah! Praise the Lord! If it's true that there are aliens in outer space, millions of them, I'll never doubt I can arrest them all in the name of Jesus. Hundreds of billions of alien soldiers, I can arrest them all in the name of Jesus. The blind been able to see? Yes. Just a few seconds. Prayer of ours, we pray. The homosexuals, they become normal. Yes, amen. The Christians, they become normal. Yes. Interesting. The NPS became Christians. They are converted to Christianity. Immediately, when they attend, they are converted to Christianity. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, glory! The killers and murderers, they become Christ-like if they listen to the gospel and attend the services. You can see the goodness of the Lord, His mighty power. You can see that He is a loving God, a listening God, buhay na Diyos, a living God, hindi patay, hindi silinto, hindi pato. May kabutay kang makukuha, may pagpapala, tumutugon sa panalangin, pero sa isa lang sinin God, tumutugon sa panalangin, luto sa paprumpi mo, kanyang kaligayahan, na ikaw'y magpapasalamat sa Kanya dahil natagap mo ang pagpapala at ang gagaling sa Kanya, Diyos na buhay. Napakabait ng Diyos pag nalalaman mo pagkaya sa katotohanan, you'll cry with tears of joy day and night as you worship the Lord until you are feeling sweetness of the love of Jesus. Hallelujah! Because you can prove it, you're the son of God, you're bound for heaven, you're the son of God once upon a time. So, very interesting na speaking style, no? Ano to? Machine gun style at saka actually, yung style po na ganito ay very popular in the United States, especially in 60s and 70s, yung rise po ng mga televangelists. So, itong kay Pastor Almeida, ang style niya machine gun, no? Ganyan yung style niya. And yung mga audience, so, nafe-feel ko po dito si Pastor Almeida. Nag-feed siya. He gets the energy. So, importante po kasi yun mga ka-U3. If you have tried performing, you know, in the public or when you try speaking to the public, kapag hindi po maganda ang reaction ng publiko o hindi sila pumapalakpak o hindi nagkakaroon ng reaction, nakaka-apekto po yun sa performance mismo ng public speaker. So, nakita ko dito parang ano siya, mutual siya na pag-feed off ng energy. Electric po at saka very theatrical po yung style ni Mr. Almeida, which was very popular po sa America. Same na same po ano yung reaction, especially sa mga black churches po sa US. He will engine to perdition, for destruction in hell. But now, when you hear the gospel, the true gospel, the power of God unto salvation, you become a Christian with all the signs and the wonders that you will
be very happy to serve the Lord day and night, praising Him, worshiping Him in spirit and in truth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, read it. Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo yung mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsisampalataya na ako nga ang siya, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Let us pray, praise the Lord. Isaiah 43, verse 10 and 11. Early, beloved brother, up. From the book of Isaiah, chapter 43, verses 10 and 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Let us pray, praise the Lord! Makita po ninyo, mahal, sa Wheel of Prophecy mamaya, Jesus Christ is the Savior, and remember, God the Father, more than 200 scriptures, God the Father is the Redeemer and the Savior. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Paano maging ganisan? Isa lang ang Diyos. 1 Corinthians 8:6. To us, Christians in the truth, there is only but one God, God the Father. Can you read it? Can you read it? Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang ang Panginoon, si Jesu Cristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Let us say, praise the Lord! Isa lang Ama, God the Father. God the Father is the only one true God. Jesus Christ ay tinatawag rin God the Father. Minumahal. Kaya minumahal. Mga teachers na kulang sa panalangin, wala sa katotohanan, walang espiritu ng katotohanan, hindi maunawaan ang Biblia kahit binabasa na. Isaiah 9:6, makita mo ang bata tinawag ay God the Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ was born in the manger. He's called the Mighty God, Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is God the Father! Ayon sa Biblia! Kailangan, our beloved brother Ernie Baskun. Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-Mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kung maniwala kang ganisan, doon ka babagsak sa hope. Naniwala ka ng ibang persona. Sabi ng Biblia, you are wicked, you are a liar, impostor. Ay, paano akit sa langit ang wicked? Ang impostor. Amen? Yes. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Okay, so on that regard, I am curious then, so why would God create Jesus, if it is also Him, change His nature or change Himself to be in human form if hindi siya dapat na ihiwalay? Kasi po ang nagigets ko dito is dapat hindi paghiwalay yung dalawa, na Jesus is still God. Can He not just do it by Himself instead of Him? Ano ba yun? Parang cloning ba yan na at the same time? So there existed two, kung ayaw nilang persona, edi two entities. God is there and then Jesus is there. Why would Jesus pray to God if siya naman din pala yung God? Di ba yung tinuturo niya sa pananalangin ng Our Father na palagi natin naririnig sa ating mga kapatid ng mga Katoliko? Ang mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos, walang itinuturo kundi kapamakan ng aking ginigili ng mga kababayan. Si Kristo ay tao, 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 tao. Totoo na sa Biblia, si Kristo ay tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Amen! Praise the Lord! 1 Timothy 3:16. Without controversy, wala nang pagdidebate. God was manifested in the flesh. God the Father, there is only but one God, the only true God, God the Father, ay nagkatawang tao. Dekalagi sa Biblia eh. God
ang Diyos na isa kay the Father ay bumaba ng katawang tao. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let me say praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Okay, a little bit. From the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into glory. Yeah. Praise the Lord! Hallelujah! Kapag hindi kami niwala nang malapag Jesus ay Diyos, mamamatay ka, itapong ka sa likupakain. Amen? Pag ang paniniwala mo na inadaya ka ng mga false teachers, na mga hindi mga preacher ng Diyos, dahil ang preacher ng Diyos ay kasama ang Diyos sa mga Panginoon. Kasama! Paano mo nalaman kasama ang Diyos? Pag nanalag sa mga bulag, gagaling ang mga bulag, ang mga pilay lalakad, ang mga kitongin, magpapago mawala ang kitong. Ang makaramdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi pala salita. Ano makukuha mo sa salita? Bakit tayo sa salita? Upang ating minamahal magkababayan may karamdaman ay gagaling ang karamdaman nila. Karamdaman na pungin ng kasalanan. Upang ang masamang ugali, kung after kay David, repest in PA, kapag natanggap si Kristo, magbabago, maging tunay ng Kristiyano, magbabana ng buhay ng langgan. Salita ka ng salita! Salita ka ng salita! Si Kristo ay tao lang, tao lang, si Kristo, tao, si Kristo! Datong Kristo ng Diyos! Tumusta nakikinig, tinagpala ba? Dala ang salita! Pagsalita ng manugan ay magdadala ng pagpapala na gagaling sa langit! Pagpapala ng kapangyarihan! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit ba tayo nangangaral ng Banghilyo ni Kristo? Tayo nagkukusan na gumagastos ng millions. Tayo na sa TV, anong layunin? Upang ang tao ay magtanggap, magpapapala, gagaling karamdaman, magpapago, maging tunay ng Kristiyano, matanggap si Kristo, matanggap si Kristo ng Diyos, upang sila ay maging tunay ng Kristiyano, anak ng Diyos, nagmagpala ng buhay, nalagkan, sinatutubil ng Christians, may happy linen to, and ends of it in life. Their heart-picking problems will be solved. Marital problems will be solved. They'll be armed in God by the Spirit of the living God. The Holy Spirit in Christ Jesus will make me powerful against Satanism. The Holy Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah! Kay nangarap ng Ebanghelyo upang lahat tayo matanggap ang Espiritu ng Diyos upang magkaroon ka pagdian laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, hindi ka natinahan sa libigan pag mayroon kang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, you can overcome the devil. You do not succumb to the whims and caprices of the devil. You are not overcome by holdoppers, kidnappers, and rapists. Just shout in the name of Jesus, holdoppers, kidnappers, and rapists, killers, and murderers, be poisoned in Jesus' name! Hallelujah! Killers, killers, and murderers, be poisoned in Jesus' name! God bless him. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Okay, before that, yun nga, no, healing pala talaga, no, healing ministry po talaga ang Jesus Miracle Crusade. So, ang nagigets ko so far na ang proof daw ng pagiging totoo ng relihiyon ay ang kakayahang magpagaling, no? So, isa yun sa parang main na points na sinabi dito ni Pastor Will De Almeida. Although, I'll be very honest with you, as I'm listening, actually, I'm looking for a more structured na preaching. So, anong ibig sabihin nun? At least for me, no, para madaling masundan, I think it could have been better if naka-bullet points or naka-enumerate yung mga main points ng kanyang preaching. I find it difficult to follow kasi kumbaga maraming siyang mga fillers. Yung fillers po ay ang mga phrases na kung saan sinasabi natin to buy time or when we are still thinking. Actually, you can see that the way he preaches here. Kung napansin nyo minsan, gumagalon siya. Hindi pa siya nagsasalita.
Kasi his mind is still trying to think of the better word to say. And this happens a lot to some speakers po na very passionate and very emotional. And I could see that. I think this is really his preaching style. Para sa akin kasi yung iba't ibang mga quote-unquote gifts, no, of the abilities daw na the ability to heal, I would like to think of it as a separate na abilidad na pwedeng ibigay, quote-unquote, ng Diyos, ang paghahayag ng salita ng Diyos. For me, hindi siya nagiging walang kabuluhan dahil lamang na wala itong kaakibat na healing. So hindi po ako sang-ayon doon na ang salita ay salita lamang. Napakalakas ng mga salita. Kaya nga, di ba, siya nga mismo, si Pastor Almeda nga, ay nagpipreach nga eh, di ba? Because there is a power attached to it. And the proof may not just be healing. It could be a change of your mindset, a change of your perspective, a change of priority, or totally eliminating your vices. So nakita ko rin po dito na parang, at least for me, ang dating sa akin, is parang si Jesus would become your shield against holdappers, robbers, kasi twice na po niyang na-mention na dito eh, na para bang, in Jesus' name, I will be strong because I have said it. Parang ganun yung nagigets ko po. So hopefully, sa mga nakakaalam po ng mas deep the doctrines po ng Jesus Miracle Crusade, you can enlighten us about that. Nandiyan na sa Biblia! Nakasunod yan! Anong Espiritu ng Diyos? Kapangyarihan. Lapit siya ng hulapit kidnapper, hindi magtagumpay. Ang makikita, si Kristo nandiyan. Ang Espiritu ng kapangyarihan. Hallelujah! When the Holy Ghost has come upon you, in the power to cast out demons! Kagating ka na ahas, paliwala ka ahas sa'yo! Lason paliwala sa'yo! Pala paliwala sa'yo! Ang mga paliwala at pinta sa'yo! Sa pangalan ni Saks! Anak ka ng Diyos, table ng Diyos! Kristiyano kung magpana ng buhay ng wagay! Talunin ka ng Diablo! Hallelujah! Presto na imposible! Anak ka ng Diyos, talunin ka ng Diablo! Alam, imposible yan! Kapag anak ka ng Diyos, nandiyan nila ang protection. Ang mga anghel ng Diyos magpapantay sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan mo yung patutunay, Brother Rilindo, sa Tarlac. Brother Romlight NPE, nagpapasama sa kanya na pupuntahan ako. Doon na lang, nakatumba na. Akala nila pagkakataon lang, Rilindo minsan. Pagbalik, ikalawa, akala na coincidence lang, pagkataon. Lumindol uli. Hindi natakot na sila, baka totoo. Sabi ng mga hindi, baka totoo. Ikatato, lumindol uli. Nagatumba sila lahat. Naiwan na nabalay. Nagulat sila, natakot nila. Totoo! Hallelujah! Sabi ng mga NPA, pag may plano kami kay Mr. May daming patayin, kami nang napapahamak. Kaya, naniwala sila kayo, kompetino. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Yan, kayo lahat, na maniniwala, matatagap ninyo yan. Pinag-privat ebidensya na kayo tagapagmana ng buhay ng walagang Kristiyanong totoo! Hindi Kristiyano-Kristiyanuhan! Hindi anak-anakan! Tunay na anak ng Diyos tagapagmana ng buhay ng walagang! Ang Diyos may buhay! Riyad sa buhay mo! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag bunaging Kristiyan na totoo, hindi tiki na bunaging Kristiyan, makita mo halos hindi na tagapagkakasama. Magtataka ka! Sabi nila, bakit ang lusyan ito? Ang haba na buhok, pinagtatawanan. Hindi bali pagtatawanan ng mga tagasalibutan. Hindi bali pagtatawanan, sabihin, hindi ka na maganda. Nung araw, lipstick ka. Grabe, mapulang yung pisngi. Mapula dito, oh. Pulang-pula. Laka, halos nag-naked na. Wala na halos ng damit. Ang palday hanggang hita. Hita na lang. Sabihin, bakit? Hindi nakikita ang hita mo. Dati nakikita. Pangit ka na ngayon, ha? Sabihin mo, hindi bali pangit. Ako yung maganda sa langit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan mo. May pastura akong nakita. Pastura ng nanawalang God Father, God Son, God Holy Ghost. Nag-Bible study. Oh. Inong araw, eh, sumasama parang kaya ako yung tritaryan. Medyo na ako kumirtan ako sa apostolic. So far, katulad nga po ng sinabi ko, medyo nahihirapan akong sumunod sa main points ng kanyang sermon. Alam po natin sa argumentation, ano po, o at least sa persuasive communication. So meron kang isang main first na thesis statement. Pagkatapos niyan, yung mga tinatawag natin, alam niyo po yan ha, sa mga returning subscribers po natin, yung substantiation. So first, second, third points, what is your sub-point basing on the thesis statement? So 1, 2, and 3. Yung 1, 2, and 3 mo na main points mo, meron pa yung substantiation dyan, A and B. So mas gusto ko sana na ganun yung structure ng kanyang preaching, pero what I can see here is more on theatrics. And so far po kasi,
While it is good, no, na meron po tayong konting kwento, meron po tayong tinatawag na annotative evidence, but then so far, dalawa na yung kwento na sinabi dito ni Pastor Wilde, no? Yung una nga patungkol sa yung mga NPA daw na nilindol, at tatlong beses nangyari, naiwan yung kanilang mga baril, tumakbo sila, hindi na nila magawa yung masamang balak doon nila laban kay Mr. Almeida. Pangalawa naman, yung kwento niya so far dito, yung pastora na sinasabi niya dito. So my understanding is, these are proofs na ang pinaniniwalaan nga ni Mr. Almeida ay ang totoong relihiyon. So on a side note, ito yung isang difficulty din minsan kapag tayo po ay multilingual. Nagigets ko, at least yung impression ko dito kay Mr. Almeida, marunong siya mag-English, pero I feel na ang kanyang mother tongue ay hindi either of these two languages. I could be wrong, I could sense a little bit of Visayan accent sa kanyang pagsasalita. And when he speaks, at times, meron siyang para mga kinakain ng mga salita. Minsan hindi ganun kaklaro para sa kanyang ibang words na sinasabi niya. Dahil nga sa sobrang bilis minsan ng kanyang pace. Christian, hindi wanes. Minimal kami po ay Trinitarians in manifestation. Ang God the Father, isang Diyos God the Father, ay nag-manifest as Father, Son, and Holy Ghost. We are Trinitarians in manifestation, not in person. Biblical yan, minimal. Biblical yan, nasa Biblia. Amen. Trinitarian pa rin. Not in person, namin, though. Ang mahal na pastura, ay dati rin Trinitarian. Ikaso nga, pag siya nagpantalon, kumakating na kayong paa hanggang dito, baywang. Siya inabutan ng pantalon. Tanggal. Baka marumi lang, dinabahan. Bagong laba, bagong plansa. Sinuot muli. Aba, kumati na naman. Tinanggal ulit, dinabahan ulit. Sinuot, kumati na naman. Mm-hmm. Ngayon, nangusap ang mga Panginoon. Yan ay karumaldumal sa iyo, anak ko. Karumaldumal. Tinanggal, hindi na nagpantalon. Dahil sinabi sa Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon babae, karumaldumal sa Diyos. Revelation 21 verse 8, ang karumaldumal ay tapos sa impirno. Oh, sabihin ng mga pastor na Trinitarian, wala na ba siya Old Testament yan, ha? Nandoon, my dearest brothers and sisters. Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon babae, karumaldumal sa Diyos. Ang babae nagpapantalon ay karumaldumal, itapon sa impirno, sabi ng Revelation 21 verse 8. Let's sabi, praise the Lord! Pantalon. So kalaban ng pantalon. Pumasok kami ng mahal. Nandoon ang pastura nila, Trinitarian. Ang hilig pa naman magdamit ng hanggang hita, halos wala na takip. Nagtingin lang kami, ha? Parang napahiya siya. Ang kanyang topic ng Bible study niya, iniba. Iba kanyang inano, ang kanyang nilagay si Adan and Eve. Si Adan and Eve raw ay walang damit. Wala, hubad raw. Di sabi ko, eh ba't hindi ka maghubad yan? Hallelujah, praise the Lord! Kaya tinakpan mo, tinakpang yung iyo dahil sa kwa. Amen! Lalo ko sabihin, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kawawa naman, nila lang sa buong mundo. Dinadaya, sarili nagpadaya. Sa nagtuturo ng tatol priso ng Diyos. At nagturo, kawawa talaga mahilig tayo sa colonial mentality. Dahil puti nagturo, ito nagturo, hindi alam. First in high school, na-drop out. Nagtuturo ng three persons. Inigal niyo buong daigdig. Pero, 14 years, 15 years, siya nagpapreach ng gospel, nagtuturo na tatong priso ng Diyos. Halos araw-araw, pumunta sa motel. Sa hotel, ibang babaeng dala. Yung mababang lipad ang dala doon sa hotel. Nahuli ng mga polis. Kaya nga, napatigil siya sa SPB. Okay, nung wala ang membro niya ngayon. Dati-dati, mili na membro, ngayon mayroon walang netang 1,000. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Ay, nagpa-brainwas na nagpadaya naman ang ating mga kababayan dito, minamahal ng kababayan. Ako hindi. Galing ko sa Trinitarian. Nakita ko, may himala din. Pero ako ay aling pinagkasalanan sa Trinitarian. Nabasa ko. Ang nagtawag sa akin, Diyos mismo. Malapanginog, salita sa akin. Nagsalita ang Diyos sa akin. Hallelujah! Ang katotohanan ay baptism in Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan mo naman, mali raw ang baptism in Jesus' name. Yung apostolic. Acts 2:38, mali raw. Dahil nasa Matthew 28, verse 19, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Tingnan mo naman, kaya, read it, thoroughly, study, we have considered the words of the scriptures. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Name, singular.
name, in the name. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan? Iisang pangalan. Pangalan ng Ama. Anong pangalan ng Ama? Ng Anak, anong pangalan? Anong pangalan ng Holy Spirit? May pangalan yan. Dahil kung hindi mo kilala, sino ang Diyos? Wala kang kaligtasan. Amen! May pangalan talaga. Amen! Zechariah chapter 14 verse 9, isa lang ang pangalan ng Diyos. Kindly read it, beloved Brother Paul. Zechariah kapitulo 14, versikulo 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, at sa araw na iyo ay magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen! Let's go say, praise the Lord! Pangalan! Acts chapter 4, verse 12. There is no name in heaven given among men whereby we must be saved but the name of Jesus. Amen? Let me say, praise the Lord. Ang mga pare, 2,000 years ago, huwag kayong mag-react, minamahal mga pare dito. We love one another. Tayo nagkadaya lahat. Minamahal mga pare dito, we love one another. Hindi ko kakilaban. Ang kalaban ko yung demonyo, toro ng Europa. 2,000 taon nakalipas. Ituturo ay demonic. Disciple. Eh, lahat mga leader ng reliyon, 2,000 years ago, 400 years ago, ay mga satanic ng mga tao, dinaya ang Pilipinas. Eh, mga killer, mga madre, mga babaero. Ito nagpako kay Kristo sa cross. John chapter 19, verse 6, mga pare mismo. Hindi kayo minmahal. Yung turo ang kalabang ko, hindi kayo minmahal eh. Kaya nga tayo nagtuturo, nagkulang katotohanan, ibagay na bahagi namin natanggap sa mga Panginoon upang lahat tayo pagpapalain at pagbahanan ng buhay ng langga. Acts 2:38, sinabi, repent every one of you in the name of Jesus. Yung po minmahal, nagtanong yung mga pare na nag-murder kay Kristo. John chapter 19, verse 6. Ang mga pare po, 2,000 years ago, 2,000 taon nakalipas, mga Roman Catholic priest from Rome, dahil under ang buong daigdig, hawak ng Roman Empire, ipinilit ang reliyon nila, Roman Catholicism. Nung ayaw ng mga Panginoon, sumunod sa gusto nila, mismo na mga pare na mga Roman Catholic sa Israel, ang sumigaw kay Pilato, ipako si Kristo sa cross, ipako si Kristo sa cross. Ang tanong, saan sila ngayon? Ang mga pare na yan ay nasa langit na. Bakit? Naniwala kay beloved Peter. Sila nagsisi at nagpapatismo sa pangalan ni Jesus. Amen! Nagsisi sila! Amen! Praise the Lord! Kindly, read it. Ang mga gawa, Kapitulo 2, talatang 37-38. Nang marinig nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Minimal, kapag napatawad yung kasalanan, tatanggap ka ng kaloob ng pagaling, ng himala. Puri ba na natanggap ang kaligtasan? Pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, ang iyong kasalanan na napatawad, ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi niya sa mga pare, repent! Everyone of you in the name of Jesus for the remission of your sins so that you will receive the gift of the Holy Ghost, gift of healing, gift of salvation, gift of miracles. Kaya dito minamahal, pagkatapos sa krusada, tumanggap ang mga tao sa malapag ni Jesus sa tagsisi at nagpapotismo sa pangalan ni Jesus. 99% lahat ang karamdaman ay nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Nagsigaling lahat sa pangalan ni Jesus. Gagaling makito, magligim at imidabitis, mga is, lahat ng huli ng karamdaman ay kumagaling. Ang mga bakla, mga tumboy nagbabago, naging tunay ng lalaki, ang mga bakla, ang mga tumboy naging tunay ng mga babae, ang mga NP naging tunay ng Kristiyano, ang mga minilip, mga limpirte, pagtanggap kay Kristo, naging mabait na, tunay ng Kristiyano, na magmanan ang buhay, yung langgang! May kabutihan na tanggap? Eh bakit natin mainali ang tituro na hindi sa Diyos. Kung sa Diyos yan, hindi ka naasa ng paril na kapag kayo magalit, pumaril ka. Sabihin mo, Kristiyano ka. Sabihin mo, Iglesia ka ng Diyos. Pero may paril ka. Kayo mga membro diyan. Tingnan mo yung mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos. Pagkita yung may paril yan,
Hindi yan mga ng Diyos dahil kasipirno niya lahat yan. Dahil kasipirno niya. Lahat yan dahil kasipirno. Dahil kayo lahat sa pirno. Di mo rin ulit. Bakit po? Hindi salita. Pagpunti niyo rito, makinig ko siya, ipagaling ni Kristo sa Jesus Miracle Christian Ministry. May karamdaman ka, gagaling ka. May problema ka, malutas. Hallelujah! Ikaw'y salbahe. Mawala ang pagkasalbahe mo. Pabairo, sukarol, kidnapin, killer, banderer. Mawala ang iyong pagkamadiner, pagkakiller, pagsekustoy na sa iyo. Ikaw'y piwag, matakutin, salbahe. Mawala lahat yan. Magbabago ka dahil sinabi ng Biblia, therefore, if in man be in Christ, he is in your creature, all things are passed away. Behold, all things have become new. Lahat ay bago na. Kapag ang Kristiyano si Kristo na sa iyo. Lahat mo sabi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Interesting sa akin yun na ang impression po sa akin is para bagang kapag ikaw ay may paniniwala na sa Diyos, you become a new creature. And all those things na mga bisyo mo, according po sa sinabi dito ni Pastor Will de Almeida, ay matatanggal, ay maaalis. Katulad nga po daw ng pagiging bakla, pagiging tomboy. Pero that could be a challenge, di ba po? Dahil marami din po sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon where, quote-unquote, yung issue nga ng pagiging becky, pagiging tomboy, yung sa LGBTQ, ay hindi ko ni-consider ang sakit, kundi para sa iba, isang natural na predisposition that they were, quote-unquote, born with it. So, magagaling po sila based sa sinasabi dito ni Pastor Will de Almeida. So, magiging straight na sila. So, ibig sabihin po yung kanilang mga natural na desire ng homosexual tendencies ay mawawala based sa sinabi dito ni Pastor Will de Almeida. Ang paglaban sa tendency ng laman ay napakahirap. And I find it difficult to think na kapag ikaw ay naging quote-unquote Kristiyano ay ikaw ay almost perfect na at hindi na nagkakasala. Magbanggit tayo ng ilang sita sa Biblia. Ang bakit na napakita natin kompleto pagbanggit? Ating dinadaya ang mga membro, dinadaya natin ang mahal pang Jesus, dinadaya natin ang sarili. Sabihin lang, God the Father is the only true God and eternal life. Samantala, wala din sa Biblia yan, nakalagay sa 1 John chapter 5, verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Amen! Hallelujah! Kaya lirin, hindi pa nakabasa. Kaya lirin, pwede rap. Jesus Christ is the true God. Isa lang ang Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Minamahal, pansinin po ninyo, Jesus Christ is the true God and eternal life. Baka sabihin niyo, ibang tinuturo ko eh. God the Father. Alright. Sinabi, siyang buhay. Sa John chapter 14, verse 6, sabi naman, babaita pa ng Jesus, sinabi niya, I am the way, the truth and the life. Ako ang buhay. Sinabi sa 1 John chapter 5, verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Sino nga buhay? Amen! Siyang Diyos na tunay! Tunay na Diyos buhay! Kamulagkan! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat po sabi, praise the Lord! Kaya, lirin. From the book of 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ngayon, gamit naman ng logic, correct thinking. If you believe that Christ is God, and it turns out He's not God, it's not written in the Bible that you'll be penalized in hell. Hindi rin sabi ng Biblia, kapag naniwala ka sa Kristo Diyos, at lumabas na hindi pala Diyos Kristo, itapong ka sa kanagatagatagapoy. Wala po dito. Ngunit dito nagsasabi, kapag hindi kaniwala, si Kristo ay Diyos. Doon ka lalagpak sa kanagatagatagapoy. Impeno. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, hinahanap niyo yung katotohanan. Hanapin niyo yung katotohanan sa nangaral ng Ebanghelyo. Sa ministry na yan. E baka ginagamit ang Diablo yan. Lahat kayo ay pinagtungon ninyo. Amen! Hallelujah! Kapag-kapag naman kayo, kaya magpawakit ang padaya. Tayo, matatalino. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ created the heavens and the earth. God the Father is the rock. Yet, Deuteronomy chapter 32, verse 4. God the Father is the rock.
In 1 Corinthians chapter 10, verse 4, Jesus Christ is the rock. Paano ngayon? Sabi, inatugma. Huwag mo pasundin ang turo ng Biblia sa iyong iniisip. At mababaw kang mababaw. Wala kang alam dahil wala kang espiritu ng katotohanan. Jesus is the rock. God the Father is the rock. Kaya isang conclusion ng God the Father, siya na katawang tao. Siya si Kristo. Bilang tao, si Kristo. Amen! Salong God! Hindi God the Son. Ang God the Father, the rock, bumaba. Hindi nagbabago. The rock din. God the Father, the rock. Nakatawag tao, birak din, rak din, rak, bato, 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 bato. Amen. Nagpagsabi, praise the Lord. Dali, dali. Kaya mahal, ang Biblia ay kukunti ang inyong alam, kaya kawawa naman kayo. But ignorance of the law, ignorance of the word of God, will never excuse you the same. If you deceive many, all of you will be thrown into hell. We're worms, diet, not on fire, is never pants. Amen. Liars go to hell. If I'm telling a lie, I will end up in hell. If I'm a liar, no signs and wonders, no Jesus Christ will follow me. It will be confirmed. Hindi sasama na ako ng Diyos na mabait. Walang signs and wonders and miracles. Hallelujah. I'll be under the complete mercy of the impious, the rebels, who are so angry with me. They are so angry, but they hide away from me because they are deter me. They are afraid of me, they hide away from me. It's written in the Bible, if you are a righteous man, a man of God, your enemies will hide away from you for fear of you. Dahil sa takot sa'yo, ikaw ay tunay na Kristiano, matuwid na Kristiano, ang mga galit sa'yo, nagtatagod, dahil sa takot sa'yo! Amen! Nasaan yung mga galit sa'kin, mga rebelde, nagtatagod dahil sa takot sa'yo. Okay, so nasabi po dito ni Mr. Almeda yung patungkol sa mga rebelde. So na-mention niya na natatakot doon yung mga NPA doon sa kanya. Pero gusto ko pong malaman from Jesus Miracle Crusade members, ano po, bakit po sila nakidnap? I think, what, 12 or 13 yata sila, no? This was early 2000s. Ang alam ko po kasi, nasa balita po yun, no? Thinking that they could do something about it. So sila po ay kinidnap instead ng mga members po ng Abu Sayyaf na rebel group. So maalala ko po kasi yan, isa yan sa mga pinaka-notable na mga pangyayari noong panahon na yun, no? Early 2000s. Amen! Yan! Inasabi mo yan! That is one proof, again, that God is with me. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ba'y nakakasama? Nakakabuti. Pag kayo naniwala, ang kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, that will make you free from the law of sin and death. You can live above the law of sin and death. You are over and above the law of sin and death because you have the Spirit of the living God that will bear fruit. The nine fruit of the Spirit, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. There is no more law for you. The law of sin and death. The natural law of sin and death. And the natural law of death in hell. You are above all of this law. Sa ipabaw ka na ng naturisa, the nature of sin and death, ikaw sa ipabaw na, sa ipabaw ka na ng kalikasan ng kamatayan at kasalanan, hindi ka na magkakasala, hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na mamatay, akit sa sakit, hindi ka na daan sa libigan, magmahal ka na buhay naman ka, amen and amen! Sa Biblia, hindi ka tatabi ng bala, walang sandata magtagumay laban sa'yo pag ikaw ay patuloy na Kristiano, tunay na Kristiano, walang sandata magtagumay laban sa'yo, sa kanadaan, hindi ka na daan sa libigan, akit sa langit, magmahal ang buhay naman ka! So may kabutihan, gagaling karamdaman ninyo, magbabago ka, wala kang pagkain, Lord, pagi, napakain, dako, napakabait ang Diyos, hallelujah, nandiyan, hallelujah, praise the Lord! Darating, tunay na tunay, amen, nagpagsabi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah! Kailin rin, kailin ba tanding? Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4, at lahat na nagsisinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Amen! Hallelujah! Ang batong yaon ay si Kristo! God the Father, sa Deuteronomy 32, verse 4. God the Father ay bato rin. Amen! Let's pursue it. Praise the Lord! Amen and amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sinabi ng Biblia, minamahal, pag ikay may pananampalataya sa Diyos na buhay at ikay nag-aayuno, nanalangin ka 40 days.
dalawang buwan, tatlong buwan, hindi kumakain, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na wala na maging imposible sa'yo. Think of it, walang imposible sa'yo. Ha? Diyos na salita! Walang imposible sa'yo. Think of it! Oh, walang imposible sa akin. Dahil ako'y nag-fasting ng 40 days, 3 times, 56 days, 1 time, 41 days, 1 time, walang tubig sa araw, 3 months and 3 days, I fasted, 19 days without water and food, 20 days, 10 days, inilang 150 times in 29 years. Grabe ang kapangyarihan nandiyan! Walang imposible sa'yo! Okay, I think it's very interesting that he mentioned this, mga kayuthi, no? Dahil ang pag-aayuno ay isa sa mga practices ng Christianity and other religions too, katulad ng Islam, na kung saan meron ng cleansing ng ating katawan. And I think it's quite rare that people are mentioning, you know, the benefits of fasting, both spiritual and otherwise. Ako kasi personally, I really believe in fasting, but I look at it in the physical perspective, na kung saan para sa akin, nalilinisan ang aking kuwerpo, ang aking katawan ay nakakalimutan get rid ng mga toxins. So, yun po yung aking munting paniniwala po sa fasting. So, sa mga viewers po ng U3, baka po makakomment down below po kayo if you tried fasting, you know, quote-unquote religious fasting, ano po yung naging epekto po sa inyo? At totoo po bang nagkakaroon po kayo ng kapangyarihan? Kasi po, yun din po ang nag-gets ko sa sinabi ni Pastor Wilda Almeida. Sinabi niya na he has done it in 29 years many times, no? Na hindi po siya umiinom ng tubig, nagpa-fast po siya sa gabi lamang, I understand. So, comment down below mga ka-U3, what can you say about fasting? And what do you think is written in the Bible about fasting? 1989, minamahal! 1989! Sabi ng people, magkaroon ng lindol na malakas bago matapos sa 1989. Nakalagay sa headline, sa newspapers, headline. Malaki, malakas ng lindol, 1989. Alright, para malaman na ako'y manugad, na ako'y nagdadala ng katotohanan, kabutihan sa mga tao, sinabi ko, 1989, sa loob ng 6 na buwan, lalagpas 1989, walang lindol papasok sa Metro Manila. Minimal, pagkatapos ng 6 na buwan, sinabi ko, walang lindol papasok sa Metro Manila. Walang lindol sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos 6 na buwan, eksakto may kusada kami doon. Kumpleto ang 6 na buwan. Sabi ko, kung maglindol bukas, dahil tapos ang 6 na buwan, kinabukasan din mahal. Sabi niyo, mapahama kayo pag naglindol, hindi kami naniwala sa mga Pinoon. Naglindol, kinabukasan, maraming namatay. Kinabukasan, pagkatapos ang 6 na buwan, naglindol! Panahon ng typhoon season, sabi ko, sa Metro Manila, sa loob ng Balumbuan, walang papasok na bagyo. 1989, walang pumasok na bagyo sa pangalan ni Jesus. Walang bagyo, 1989? Nothing shall be impossible to you if you fast and pray. We have faith in God as big as a grain of mustard seed. See all that mountain be not removed and it shall obey you. Nothing shall be impossible to you if you fast and pray. He have fasted. I think... Well, it is really nice to know that some people have the gift, quote-unquote, of predicting the future, of foretelling what may happen. Ang issue ko po dito is in fact-checking. And secondly, sa lahat ng pronouncements na pwedeng gawin ng isang tao na walang imposible na hindi mangyari based on the pronouncements, ilan sa mga pronouncements kung itatali natin ang tama o hindi? Ilan sa mga declarations ang hindi din pumasok? O ilan sa mga declarations ang pwedeng palpak o hindi? Hindi lamang po ito sa mga sinabi ng po ni Mr. Almeida. But sa ating panahon ngayon, marami pa rin po kasi ang mga nagsasabi na they can predict the future. Marami kasing technique mga kayuti ang pwedeng gawin at pwedeng sabihin. Ano? Pwede silang magsalita ng isang napaka-general na statement. Although about sa earthquake na sinabi dito, I think it's really totally against PhilVox to say na magkakaroon ng isang lindol dahil ang lindol po ay hindi natin alam nung kailan tumatama. And technically, yung mga plates po na nasa surface mo ng mundo ay lagi pong gumagalaw yan. Ano ba yung definition kasi ng lindol? Ano ba dapat malakas na talaga nararamdaman natin o hindi? Dahil araw-araw po ay meron po actually lindol na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, lalong-lalo na sa Pacific Rim of Fire. Para sa akin, these are bold statements. Sabi din po doon na wala daw pong typhoon dahil sa pronouncement daw po ni Mr. Almeida noong 1989. So, I would take this with a grain of salt, yung mga sinabi po ni Mr. Almeida dito. 80% of my time throughout the period of 29 years
80% was spent by me in fasting and prayer. The Lord God promises, if you live an austere life, some abstinence, because you have faith in God, abstinence. God will impart to you great power from on high. Nothing shall be impossible to you. Think of it! Nothing shall be impossible to that man. Lead hundreds of millions of aliens, soldiers from aliens? Other planets. If it's true, they will attack. I will assure you, I will arrest them all in the name of Jesus. I will arrest them all in the name of Jesus. Lead Russia and Christina attack. If our countrymen will not accept Jesus Christ as their personal Savior, they continue fighting the crusade of Jesus, I will allow Russia and China to conquer our lands. I will allow? But after 30 days, I will decree they'll all be blinded. I will decree that the Lord God will smite them with blindness. All of them will be arrested in the name of Jesus. You will become all prisoners. For nothing is impossible to me. You have faith in God. Rebellion in Mindanao. Rebellion in Mindanao is very simple. All the mayors, the governors, congressmen, invite us to have a crusade in your places. Rebellion will be stopped. Heresy will be stopped in the name of Jesus. Well, I don't know if I totally agree with that statement. It is something that I have to react to dahil ako po ay batang Mindanao. So sa loob po, majority po ano, ng buhay ko, ako po ay tumira sa Mindanao. And it's not simple. Kasi sinasabi dito ni Pastor Almeda na, oy, bigyan, i-allow nyo lang kami na magkaroon ng crusade dyan sa lugar ninyo. All these rebellions will be quelled. I hope it's that easy. So ano ba yung definition niya ng isang crusade? Because he was there. So wala naman po kung alam na nagbago yung mga Abu Sayyaf rebels. In fact, they were quote-unquote rescued by the Philippine military. Kaya po sila po ay natuntun. Meron po isang miyembro na nakatakas at yun po ang nagsabi sa ang location at yun nga wala pong nasaktan sa kanila. Pero wala naman pong nagbago. Kasi diba, the logic there is, if I go to your city, because I am a powerful man of God, kung magkakaroon ako ng krusada dyan sa inyo, mawawala ang mga rebelde dyan sa inyo. Mawawala ang rebellion. So dahil siya, mismo kinuha pa nga siya ng mga Abu Sayyaf, so wala naman po akong change na nakita sa mga Abu Sayyaf noong panahon na yun, no? So in fact, yun nga yung kasagsagan nga po ng kapangyarihan ng mga Abu Sayyaf. Although on the other hand, they may say, oh ngayon, nasaan na yung Abu Sayyaf ngayon? Diba? Wala na. That's like 20 years after. But then again, the rebellions are still there. Well, a bit recent, Marawi was attacked. There was a siege. Zamboanga was also attack. So, I think these are bold statements by Pastor Almeda. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Those are teaching lies and falsehood. See the will of prophecy. Will of prophecy. Here it's written, Jesus is coming. Second Thessalonians 3:11, 3:11, 3:15. Jesus coming, God is coming. One God, doon naman yung malakalaga dito, one God, ito will of prophecy. Jesus coming, God is coming. Will pala. Jesus the rock, God the rock. God the creator, Jesus the creator. God the redeemer and savior, Jesus, Redeemer and Savior. Maraming mga sitas na Jesus Christ, mga Panginoon Jesus ay Savior and Redeemer. Ang God the Father sa Old Testament ay Redeemer and Savior. Marami pong sitas. Dito minamahal, Jesus, first and last. Sa New Testament ay Jesus Christ, the first and the last. Sa Old Testament, God, the first and the last. Maraming sitas. Dahil ang Diyos ay nakatuwang tao, siya rin yun. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, Jesus Christ, the first and the last, pagkaman sinabi sa Old Testament, God the Father is the first and the last. Maraming sitas. Sa New Testament, Jesus Christ, the first and the last. Maraming sitas. Bakit? Dahil ang Diyos, Nama, ay nagkatuwang tao. Amen! Praise the Lord! Dito rin mahal, Jesus the King. Sa New Testament, sa Old Testament, God the King. Maraming sitas, God the King. God the Father is the King in the Old Testament. The New Testament, Jesus Christ is God the King. He's King. Amen? Yes. Jesus the King. Hallelujah. Praise the Lord. The life of Diyos ay nagkatawag tao. God the Savior.
Ganipate sa Old Testament ay si Verb. Amen? Sa New Testament, Jesus Christ is si Verb. Amen? Praise the Lord! Di malimanag! Oh, kinimahal, ipokus po natin ito para makita po ninyo at kopyahin ninyo yung mga sitas. Tandiyan po mga sitas. O, mayroon. Yan minuma, kitang-kitan nyo ang katotohanan. Para hindi ka madaya ng mga nadaya. Elmay, hindi tayo masisisilay. Nadaya lang ng demonyo. Sila nga nadaya. Kaya walang kabutihan mga magagawa. Kaya ikaw, you are still entangled with the cares of the world. You are carnal. You succumb to the whims and caprices of the devil. You are not leading a holy life. You have the power to resist the devil. Sunod-sunod ka sa Diablo. Why? Anong inject ng Diablo? Sunod ka roon. Pwede lang magpantalon dahil maganda. Gusto ng Diyos maganda, nagpantalon. Pasahin mo sa Biblia, ang babae nagpapantalon ay karawal dumal, itapon sa impyerno. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ay hindi lang salita. Pag nakadalo na, mga 2 months, 3 months, nagkapantalon sa amin, di, aming panalanginan, ayaw gumaling. Sister, sabi mo na Panginoon sa Biblia, tanggalin ang pantalon. Mga ako ka ba na, tanggalin ang pantalon mo, palitan ang palda, opo. Pag panalangin namin, gumagaling na. O, tingnan mo. Amen! Amen! Praise the Lord! Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Amen! Mark chapter 2, verse 3. O, 5 minutes na lang, minumahal. Paano yan? Yan, di malunan ang iskursada. Yan, December 31. Ibig nyo ng langit, ayaw ng impirno. Dumalo ko yung iskursada. Sa December 31. Doon, sa Lunita. Sa Lunita Park. This hits personal with me, yung sinabi po na ang sickness ay fruit of sin. Well, it is true, so siguro dahil sa mga bisyong ginagawa natin, no, sa pag-live ng unhealthy life, then sure, it is the result of the bad deeds that we have done to our body, pero hindi naman po siguro lahat ng sakit ay fruit of sin. May mga batang may karamdaman, sinilang po na mayroong mga abnormalities at mga special needs. I refuse to believe that all of them are because of sin. Kasi on that token, sabihin natin, kasalanan ng magulang. E paano yung mga tao naman na sobrang sama pero yung kanilang mga anak ay healthy? Saan yung mustisya doon? Kasi kung dapat, if fruit of sin, kunwari sabihin na natin yung pagpapasa sa mga anak na ito, yung mga batang may special needs, mga congenital na mga disease, dahil ba yun sa kasalanan ng kanilang mga magulang? I honestly do not think so. Some of these things are genetic anomalies. Some of these things hereditary. Eh bakit yung mga anak ng mga killer, mga anak ng mga drug lord, yung mga anak ng mga masamang tao, mga kriminal, ang iba naman ay healthy? So making general statements like that, while it is good to the ears, but I may tend to not believe that. Ibig niyo maligtas sa kami ng Diablo! Sa mga gold apple, mga kidnapper, mga rapist, mga murderer! Okay, third name sinabi niyo. Magpaputi sa pangalan ni Jesus. Ibig niyo ng langit, ayaw ng impyerno, dumalo kayo sa krusada. December 31. Ibig niyo maging tunay na ng Diyos, Kristiano! Pag manalain ka, tingin ka, dumalo kayo sa krusada, tanggapin ang buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ano naman? You need the Spirit of the living God to become a child of God. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. He suffered and died for you in Calvary to give you eternal life. Hindi lang buhay sa piling ng Diyos, pagpapala, lahat! Sinabi niya, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen and amen. Praise the Lord. Attend, repent, and be baptized in the name of Jesus. Your incurable sickness and disease will be healed. The Lord God will bless you abundantly. As we sing the song, allow the Jesus to enter your hearts. The love of God abounds in me. Alright mga ka-UFA, ayan, madami po ako nasabi sa gitna po ng mga videos, ano, so hindi ko na po uulitin lahat yan. So yun nga po pala, no, ang paniniwala nga po pala ng Jesus Miracle Crusade is Trinitarian daw po sila in manifestation but not in person. Pero I feel na there's a little bit of contradiction there just on the label of being a Trinitarian tapos in manifestation, not in person. So I would like to know more about this kung paano naging different yung in person at saka in manifestation. What is Trinitarian in manifestation? And syempre,
as it is with other religions, you know, they really believe that only they can be saved. At medyo harsh yung nasabi dito actually ni Mr. Almeida na all of these things are demonic. Nasabi niya rin na yung turong Europa is wrong, no? So in short, he's referring to the introduction of Catholicism in the country, and he believes that it is not good and it is demonic. Wow, this is really interesting, mga kayuthi. It's my first time hearing the preaching of Mr. Almeida. At kung kayo po ay member po ng JMC Ministry, so please comment down below ano pong masasabi nyo or ano po yung reaction nyo sa naging preaching nga po ni Mr. Almeida ngayon. And do you agree with most of his points or do you not agree with some of his points? So comment down below, mga kayuthi. Lahat po ng inyong mga request po ay atin po ginagrant. Basta po isend nyo po yan sa atin either as a comment or sa Facebook page po natin. And as always, don't forget to subscribe. Click that subscribe button. Share nyo po sa mga friends nyo. Click this and also this, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!